JDM number 1, Mr. Franklin Lu. At nandito tayo sa base, the heart of the Honda world. Oh, ayaw pa niya syempre aminin na siya ang Honda King. Hindi naman. Oh, kita mo. daming mas hardcore sa atin. Pero ito, kita mo naman, nasa likod natin may project car siya. Ano ba to? Civic? VTI. Automatic, 2000 model, so SIR body. Aha, all ganda. Stock siya, nakuha ko mga siguro late last year, I think. Mm-hmm. Ano to eh, napabayaan ng pandemic, so... Now's the time to bring it new life. Eh, na-inspire ako kasi ang baba ng miliyay, nasa 75,000 kilometers lang eh. So, mm-hmm. I thought probably worth restoring. Kita ko naman yung mga goma, sariwa, interior, sariwa. Makina needed some work, but we can handle that. So fresh. Ayan o. Oh. Linis o. Oh. VTEC. 1.6 to eh, no? Yes, 1.6 auto. Well, yung paint, yeah. We took care of that as well kasi left under the sun for some time. Thankfully, hindi naman nagbulutong. So, makita mo naman dyan. So, as a precautionary measure, tinanggal namin yung ano, adhesive na nagkukos ng bulutong. So, okay. Sa mga Honda, kilala sila sa bulutongin yung glue na ginamit dun sa ceiling tsaka sa bubong, no? Nung 90s. So, walang, ito tinanggal na nila. Walang nakaiwas dun. Mula City, Civic, Accord, CRV, lahat sila inabot ng bulutong. Itong coaching to, oh. So fresh. Pati radyo, stock. Tapos ang kilometrahe, 75,000 only. Medyo na, madilim. Ah, matik to, na ba? One owner car. So second pa lang ako, okay. If ever. Guys, pangarap ng lahat to, oh. Ganyang kalinis na loob. Diba? Yan ang importante. Para buuin siya kahit na napakarami ka ng kotse. Ay lang yun, maraming kotse. So, ang pinaka-glaring lang naman naging problem na itong kotse was that pasag yung windshield. Okay. So, mawag yung ating friend sa Aguila. Sabi nila, sila na raw bahala. I got you! They got us. Windshield na lang ang kailangan. Yes. Guys, no? Tapos solved na. Kasi, lahat naman okay eh. Sa Aguila Glass Valenzuela branch. O yan, no? Kahabaan ng MacArthur Highway. So, ito po yung project car ni Master Franklin Lu, Honda Civic VTI 1999. Kaya tayo nandito sa Aguila Glass. Ayan. Sa Valenzuela branch. Ang ganda naman ng windshield nito. Okay. Napaka-clear. Okay. Do not try this at home. Yan ang project car life, no? Project car hell. Project car hell. Ginusto mo yan. Tandaan mo, huwag kang susuko. Oh, ito yung nag-drive. Kamusta yung driving? Walang windshield na kotse. Hindi siya masaya. Aguila Glass, Valenzuela. Ayan, ma'am. Hello po. Ito pala yung manager. Dito tayo yung hingi ng discount, syempre. Windshield ng Honda Civic 1997. How much po? 5,000. With install na po yun, ma'am. Kasama nakabit? Eh, no? Oh, kita mo naman. Po yung windshield na ikakabit kay Boss Franklin Lu. Laminated. Kikita niyo yung mga layers. Hey, kasi ano to, more than 2 years nakabagak eh. Ha? More than 2 years nakabagak. Okay. Kahit na EK1 to sa papel, tawag ko dito EK3. Bakit EK3? As in EK tos puno. Kaya nga nandito tayo sa Aguila eh. Kasi magkakabalit tayo na sa lamin. Ano ang kanilaman ng puno? Nadali nung puno yung windshield eh.
Natural causes. Literal. Natural causes. Forces of nature. Ayan. At yung dala mo, ano yan? Ito yung molding na windshield kasi mapapig nga tayo ng salamin ngayon. Ah, okay. Minsan hindi nyo kailangan magdala niyan kung replacement lang tapos nandiyan pa yung molding. Oh, pero kung ako sa inyo, bago na rin. Lalo na kung luma-luma na at malunong na yung mga molding ninyo. Si Ma'am Gigi of Aguila Glass with a red eagle head logo. Sinong tatawagan para sa pricing, scheduling, at availability ng mga glass needs nating mga ka-JDM number 1. Pwede nilang mag-call sa hotline ng Aguila Automation. At ang hotline ay 863-45277. Aguila Glass with the red eagle head logo. Aguila Glass number 1. Good as new. Itong windshield na to, nabagsakan ng mahogany. All goods na to. Why choose Aguila Glass, Paps? Laging available, tsaka magandang salamin nila. Kahit yung mga Integra, meron yun. Wala kayong mahanap sa surplusan, Aguila na lang kayo. Tiyak meron. Oo. Wala pa gasgas. Oo. Surplusan. Ganun ka pa. Nag-ihilap ka pa. Sir, may gasgas. Sir, may konting crack. Huwag tayong pumayag sa gano'n. Dapat, ang visibility natin, laging perfect. Thank you mga sir. Ma'am Cora, thank you so much. Words of wisdom naman para sa mga nagbibuild ng mga project cars nila. Para ka naliligaw. Oo. Oh, gusto mo maging ideal guy, persevere ka. Ayos. Ang tema niyan eh. Buhay ay hindi pabilisan, kundi pasarapan. Hindi mo naman ang buhay kung hindi ka magkapasarap ng konti, di ba? Kaya nga, mabilis ka nga. Hassle naman. Oh, eh, hindi naman tayo nag-una sa finish line. Gusto naman muna sa finish line? Ako hindi. Patay ka doon. Pero ito, pasarapan, pabilisan. It's ready. Wow, so smooth. EG Hatchback. Okay, Master Frank Lilu. Anong... Hello. Meron dito sa kotse mo, sir? Tahimik. Tahimik? Medyo stock naman yung interior. Pero eto. Let's open this one. Hindi single cam. Oh, yeah. Okay. So, RD1. Pang CRV. Pang modelo na CRV siya, yung flapang intake. Okay. So, high compression piston. Okay. 4-4, non-LSD. 4-4, pang anong kotse galing mo? SIR Japan. Ooh, SIR SIR Philippines 4.2. So mas ma-exe ito. Siyempre, sanay siyang dalihin yung mga mabibigat na CRV. Tapos nandito siya sa magaan na hatchback. Oh, 2-door. 3-door pala. Naka disc brake, of course. Mabigat alin? Yung hood. Naka big disc na rin harap. So size 14 itong max, so kita niyo caliper halos dikit. Ilang timbang uli nito? Kung mga 1,000 kilos. 1,000 kilos? Tapos 2 liter DOHC. Yeah. Itong magandang alternative sa B16, tama ba? Yeah, slightly cheaper kasi B16 nga nasa 250. Hindi slightly yata yun ah. Siguro... Major cheaper. Oh, kasi mahal pa yung VTEC head eh. So in place of high revving, ginawa natin big displacement na lang. Actually, pero magkano ganyang engine na B20? Mahal yung manual na transmission na set eh. Ang mura yung makina, although nagtataas na rin ngayon. Especially since yung mga Japan na makina nagmamahal. At naging mas madala. So grab yours now. So ito, ang key takeaway dyan is that apart from Japan surplus, pag sinabi mo surplus, hindi na lang galing Japan yan. Meron ng galing Malaysia, galing Taiwan, galing Thailand, galing Australia, and galing of course, Hong surplus Kong, Pinoy.
tsaka surplus Pinoy. Okay. So, ano yung best? Japan pa rin. Japan. Kasi may inspection pa rin sila every 2 years. Okay. Di ba yung shaken kung tawagin nila. Bin, pumasa pa ng shaken to dahil galing Japan to. Mm-hmm. Di naman siguro natambak sa Japan to na 10 years ago. Pero, yeah, may chamba pa rin ha, na meron kami nakuha dati, Super Sariwa na B16B Type R. As in, buklat mo yung valve cover, makinis. Kaya lang, nung chinek namin sa crankcase, may tubig na. Okay. But then, thankfully, mabait yung importer, na ibalik ko naman yung makin. Ah, okay. Isa. So, choose your importer wisely. Yes. Tsaka, still with good importers. SOP, re-refresh mo naman yan bago mo gamitin kung daily driver mo or yes, may pakialam ka sa kotse mo. Although ito, hindi na kasi sobrang kines. Ah, ganun? Oh, trusting it. I trust this engine. We trust this engine kasi pati crankcase maganda. Pati leak, wala, no? Oh, totally no leaks. We did not condition this engine. Okay. Ang engine yan, eh, bought separately. Yes. Dati single cam to, then nag-twin cam. B16 versus B20 swap, how much total gagastusin? Estimate. B16A no swap, arte. Mga 300. Siguro ito, mga tatapos ka below 250. Ah, medyo ano rin, magastos din pala. Mahal na kasi yung transmission eh. Yung transmission lang ng pamahal. Ha. Pero kung wala bang alternative na transmission like stock? Eh, yung pang two-wheel drive na CRV. Which is cable shifted. So Orthia yata is also cable shifted. Doesn't shift as well as a linkage. Tama. Shifted. Ang habol mo feel, tsaka syempre yung close gear ratio. Ayun pa, isa pa, yung I think CRV and the Orthia might have a longer gear ratio, but it's not as well studied, but I assume na mas mahaba ang gearing since more for cruising yun, not for sporty driving. Right. Eh, ang tunog ba? Pag ni-rev natin ba? Well. Not bad. No? Alam, pero as you'll see later, syempre, wala yung hiyaw ng VTEC, wala yung switch over. Wag na natin i-see later. I-see it now natin. Right. Pwede ba i-test drive yan? Pwede. Yay! Hey. Ayun, yeah, no? Anong tawag dito? Ito, paborito ng mga EG lovers, no? Itong ganitong... Stock siya abroad. Okay. Sa atin lang hindi stock. Floating headrest. So, merong nakaset na hindi gathers. Yung gathers kasi naka-hard back, tapos fold flat yung likod. Ito, hindi. This is just plain USDM seats. Okay. Gathers sa mga nag-Honda. Pagka sinabi mong gathers, isang set yun, but actually, colloquial lang yun kasi yung gathers is sound system yun, pangalan sound system yun. Mm-hmm. Hindi naman pangalan na interior talaga yun. Pero sa Pilipinas na lang siya naging interior. I think also in other countries, but hindi ko sure eh. Basta pang EG4, EG6, EG4 VTI hanggang EG6 na SIR. Ito ba yung gathers? Hindi. Ano lang, stock na pang EG na hatch lang. Oh. Ito, tatakpon ko pa yan. Ikaw na bahala dyan. Kasama sa price yan when sold. Ganon. Yep. Ito. Yung headroom eh, no? Ganito talaga, kahit EG na sedan, mababa talaga headroom. Okay, ganito talaga. Well, maliit talaga. Oh. Dahil 90s car. Sock. Sabihin, nakaprogram yung box niyan. Naka-chip lang yan. So, hindi naman talaga sock ang map niyan. Uh-huh. Pang-dock talaga siya. Dock. Okay. Okay. Ang gauge nito, from where? Mga EG8, EG4, ganun lang, na ordinary. So, if you see yung cutoff na nasa 7.2, so that might have been a single cam VTEC engine. Sorry. Single cam VTEC. Pero, sa akin ha, kung yung RPM mo hanggang 9,000, medyo sporty ang kotse mo, di ba? Well, it says 9, but look at the cutoff, nasa sa mga a little more than 7,000. So, usually, a single VTEC is up to 7,200 RPM. Okay. Pero yung mga Honda boys. Yeah. Pagka non-VTEC, yung red line is nasa mga below 7,000. Yan. Okay, ganda sa loob, no? Walang vibration. Feels like a normal car.
course, this could be fresher, I mean, but for something that's about 30 years old, I guess this is reasonable. Ang haba ng legroom, ha? Ingat ka dun sa gulong, ha? Hindi sports tires. Hindi naman natin ipapabitik. Uy, ganda na. Ito yung sinasabi mo. Yan. Pakita mo nga itong linkage feel na yan. Oh, short. Yeah, short. But sweet. Uy, ganda. Napakabait at napakatino. So, this one, naka ano naman siya, naka power steering na. Most of the easy hatchbacks that came into our country, hindi power steering. So, ang dami mong gagawin pag bumili ka ng stock na ganito. 1.2 non-VTEC, not injected. Bawi steering, bawi windows. Ito, naka-power windows naman na to. Power windows na, ayun. Yep. Saan ang kotse galing ito? Left-hand drive yan na US. So, uy! Uy! O, diba? Oo! Dorky. Kasi yung V16 gagalitin mo pa eh. Actually, yung Type R ko na V16B, yung EK9, walang lakas sa baba. So ito, ramdam mo yung pinagkaiba pag sasakay mo rito, galing ka pag, sa EK9 mo? Kahit galing ka sa EK9, yung torque na itong V20 is very noticeable. Yan, hindi mo kailangan galitin yung makina, galit na siya eh. Ramdam mo din. Diba? Pwede ba bang i-push ng konti yun? Pwede pa. Oh yes. Ang matang sa yan eh. Kasi done by not so professional people but in a closed and private environment. So don't worry. Don't try this at home. Don't try this in public roads. Ganda nito. Diba not bad? Hindi ka pa umahataw. Kanina, ano ba, nasa 80 na tayo eh. Tsaka yung ano naman, yung high revving, hindi para sa lahat ng driving style yun eh. Di ba may mga ibang tao na di naman mahilig mag-rev? Yes. Diba? Pero yung original design kasi ng Honda is since, ano to, diba, front wheel drive, kaya sila gumawa ng engines na wala masyadong torque, parinig sa torque steer. Saka wheel spin. Oo. So yung, wow, din. Ramdam ko yun. Diba? Oo. Oh. Medyo nakakapag-core exercises na tayo dito pa lang, gano'n. May exercise ka na, hindi ka pa nag-exercise. Oo. Ayos to ah. Ganda to. Guys, ganito na lang gawin nyo guys. V16, pahirap na ng pahirap maghanap eh. VTEC is good, but torque is fun also. Torque is more fun, personally. Well, lalo pagka tumatanda, ma-realize mo yun eh. City driving lalo, di ba? Oo. Mas achievable yung torque nito, mas mas maaga eh. So, let's say kung sa singitan, kung kailangan mo mag-cut and thrust traffic, good siya. Or kung gusto mo sa mountain road, kahit na hindi ka mag-rev na mataas, Tama. Oo, mataas na siya. Tsaka, alam mo yun, kapag ka ito, napush mo masyado, sabihin na medyo illegal na yung speeds na ginagawa mo. Tama. Pag ito eh, di ba, lalo na yung V16, di ba? Pag yung nasa 9,000 RPM na yun, third gear, medyo scary speeds na yun, ha? Oo. Well, yun nga, to be honest, yung V16B nga, by the time na feeling mo matulin na nga talaga. Ito, mabagal pa lang, feeling mo matulin na. Kasi may diin eh. Bait pa ng, cambio, no? Oo, mabait pa. Sasabihin ng mga haters, Raymond, bakit 5,000 RPM lang? Eh kasi, yun lang kailangan nating puntahan eh, no? Hindi mo kailangan i-rev na malakas para feeling kong, para maramdaman mo na malakas. So yan, no? Pagka normal, alam mo yun, rational speeds, ando na eh, no? Yup. Sa turning radius. Daling sa hatchback. Sarap pala nitong hatchback na to. Ano? Bili ba na? Biling ko na to. Magkana to ulit? 300. Yeah, sa 300. 300? Oh, guys. Tago ko yung unahan. Tapos.
naman, once nakakabit na lahat ng ano, ng conveniences at saka features na para maging modern enough siya, wala ka na naman masyadong hahanapin. Maintain mo na lang siya. Huwag ka na lang magpapakabalahura, huwag mo ibangga, di ba? Kasi yung mga body panel medyo nagmamahal. And then yung drivetrain, huwag mong gagarpalan yung transmission, kasi pagka nasira yan, mahal din yung transmission. Pero yung makina, actually kahit walwalin mo yan, okay lang eh. Yung transmission ito, designed naman walwalin, di ba? Maski well, that's paano. True. Oo. Pero syempre, exercise caution. Oo, lalo yung na age factor, yung age eh. Age factor papasok, tsaka yung scarcity of parts papasok na. Tsaka, kung walwalin nyo guys, huwag kayo magtitipid sa mga gear oil, mga oh. cheap shit binili nila, di ba? Oo, oh, mga magandang synchronizer. O yan, okay. Sold na to, yung coaching yan, iwan ko na yan. O, swap tayo! Thanks, Paps! Thank ang you, ganda thank nito! Alright, so gusto nyo ng clean fun, EG. Hatch with B20. Minsan, mas masarap nga yung mukhang stock eh. Oo. Walang, parang walang pressure eh, no? Oo. Tapos pagka hinatawan ka na medyo nakabling-bling, may kalalagyan sila. Oo. Ganda. Oo. Ayan. JDM number 1. Ayan.